Crafters, this is International Master Jem Garcia, and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, mag-aaral tayo ng isang panibagong laro, at ito yung laro na tinatawag na Battle for the Strongest Woman. So kung makikita po natin yung rating ng ating mga players, si Judith Polgar nasa 2710, and si Huyi Fan nasa 2605. So ito po kasi si Judith Polgar, siya pa lang ang only woman player na umabot sa 2700, and si Huyi Fan naman, ang youngest grandmaster ever na babae. So nakuha niya po yung grandmaster title niya in 14 years of age lang. Ayan, so ito nagkabakbakan sila sa Gibraltar 2012. Very very exciting ang kanilang labanan. So dito po white si Huyi Fan and black si Judith Polgar. Tingnan natin ano ang nangyari. So ito nag-start with E4. And si Polgar kasi isa itong attacking player. Gusto niya medyo magulo. So, syempre, si Cillian with C5. So, knight F3. E6. And then, pagka D4. Capture. Knight C6. And knight C3. So, ito po yung tinatawag na si Cillian defense. Taimanov variation. At nag A6 dito. Bishop E2. And dito po ang main line. Isa kadalasan mag-queen C7. Ayan, so ipapakita ko lang yung mainline pagka-castling. Knight F6, Bishop E3, and then Bishop B4. So ito pong si Cillian Taimanov, almost lahat po ng top level grandmasters na gamit po nito. No? So si Anand nandito, si Kasparov naglalaro, si Karpov, etc. etc. Very very famous line ito nga si Cillian Taimanov. So ibalik po natin. Kaso hindi po pumasok sa mainline si Polgar ng knight GE7. Ayan. So medyo sideline ang ginamit niya dito. No? So pagka knight GE7, nag-bishop F4. So gusto pumasok dito. And take note, maganda sana kung makakapag D5. Kaso sabi po dito sa aking research, simpleng castling lang. Ayan. So mapre-pressure pa itong D5 pawn. So halimbawa pagkakain, pwedeng capturein. And then, pa queen takes D1, kain, knight takes E6, knight takes E4, mapapansin natin, wala pa hong development. Ang black, yung puti, meron na kagad initiative dito. Pwede nang umatake, develop na lahat ng mga pyesa. So, ang idea po nung knight GE7, hindi magdi-D5, kung hindi, magna-knight G6. Ayan, sasapulin itong bishop. So, kumain dito ng knight takes C6, B takes C6, and then Bishop D6. Ayan. So dito, ang ganda po ng preparasyon ni Huyi Fan. Kasi almost lahat po, forcing lines po ito. Siyempre may Bishop dyan. Kailangan pong kainin. And then pagkakain, Queen E7, nag-castling queenside. So once again, kailangan pong kainin itong Queen. Pagkakain, kain. King E7, and Rook HD1. So ito po, isa itong mainline at known line ito sa Cillian Taimanov. And base sa aking database, meron pa rin 14 players ang naglaro dito with ang result 50-50 chance lang for white and for black. Kaso kung titingnan po natin yung posisyon, merong bad bishop itong black dito. Tapos lahat ng pawn niya nasa light squares. So wala na siyang nagko-control dun sa mga dark squares. So medyo tagilid itong linyang ito at yan po ay sinasabi rin ng ating evaluation bar. So merong parang sizable advantage na kagad. No? So pagka nag-knight F4 dito, itong linya pa rin. And then pagka bishop F3, rook B8, rook 6 D2, talaga memorize din ni Huyi Fan yung linya kasi base po sa aking database, meron pa rin laro yung nag-invento nitong Taimanov variation si Grandmaster Mark Taimanov. May mga laro pa dito. May 2 games siya dito, 2 tabla. So ipapakita ko po yung isa. Ang ginawa niya is nag E5. Ayan. So ito po yung game Kuprechik Taimanov way way back pa in 1982. And eventually ito na tabla. Nag G3, Knight E6, Bishop G4, Knight C5. And then pagka A3, sasapulin ng B4, nag A5, F4, and then F6. At very very equal, very very solid ang black dito. Kaso, medyo na-refute na po yung ganitong linya.
kasi malaki na po ang kalamangan kapag nag-Bishop G4. And malamang po alam ni Hu Yifan itong tirang ito. Kasi pagka Bishop G4, sasapunin ang D7 pawn, so Rook D8, didepensa, G3, and then pagka Knight E6, kaya kailangan unahin po yung Bishop sa G4 kasi kakainin yan. So pagkain-kain, ang ending, bad Bishop ang itim, lahat po nung pawn niya nasa puti, sama mo na ito, tapos double pawn pa. So torture bago makatabla ang black dito. Ayan. So dito, gumawa ng novelty si Judith Polgar ng G5. Para pagka tinamaan ng G3, ang atras dito sa G6. So medyo kakaiba, pero ganun pa rin. Yung weakness sa dark squares, parang kitang-kita yung weakness. So yan, tinake advantage ni Hu Yifan, nag-knight A4, papasok agad sa C5. So dito, pagka D5, ayan, may outpost kagad sa C5, tinirahan ng G3, Knight G6, and then Rook E1. So may pressure kagad sa King. So take note, may threat po dito yung ang white. So pagka nag A5, halimbawa lang, papakita ko lang ang threat, pwedeng kain, and then Rook takes D5, fork po yung dalawang pawn, ayan po ang threat niya, nakapin yung King. So ibalik po natin, nag King F6, and then ito po yung magandang tira, talagang tiradang pang super GM ng Bishop H5. At yan ang masakit dyan kasi tatamaan yung knight. And ngayon, pag kinain yan, mauuwi ka sa bad bishop, tapos yung knight papasok sa C5, may outpost. Bad bishop versus good knight, torture ang aabutin. So malamang talo. Ayan. So dito medyo nagpanic ng konti si Judith Polgar. No? So ipapakita ko lang, kapag kasi nag-relax-relax lang yung black, pwedeng kainin eh. Kain, and then pagkakain, sisimplihan lang with F3. Ito talagang bishop, walang mapuntahan yung knight nandun. Tapos may mga E5 breaks, E5 check pa mamaya. May ipit lahat ng pawn sa light squares. Ayun ang problema dyan. So dito, nag-rook B4, and then knight C3, and then pagka D4, pinersa kagad kasi ayaw niyang bigyan ng oras yung white na capture nitong knight sa G6, no? Tinamaan ng E5 check. Ayan. So, sumabog ang posisyon ng itim. Pagkakain sa E5, merong knight E4 check sa pull ang king at ang pawn. So, dito, kapag dinipensahan with the king F5, medyo delikado na yung king dyan, merong knight D6 check, king F6, and then rook E5. So, aabutin ka ng fork. Ayan. So, ibalik natin. Kaya force po mag-king E7. And then, pagka king E7, nag-knight G5. Once again, lahat po ng pyesa umaatake sa king ng itim. Kahit wala na pong queen. Ayan. So, dito ang last chance na po ni Judith Polgar para maka-equalize. Hindi man pala equalize, excuse me. Para matuloy pa yung laro, hindi matalo kagad with F6. Ayan. So, yan ang parang only hope niya. So, halimbawa, pag nag-sacrifice with knight e6, kakainin with the bishop, and then pagka f4, siguro ito po yung ikinatakot ni Polgar. Tatamaan kasi yung bishop and knight eh. And iisa na lang, only move niya is rook b5. Ayan. Didepensahan to, ipapakain to. So, kasi kapag ka nag-king d6 ka dyan, tatamaan ka ng combo with the c3, sa pulang rook, sa pulang pawn, so rook a4, bishop d1, sa pul ulit ng rook, pagkakain, rook takes d4, check, bishop d5, and then pagka-capture, rook d2. And yung e5 pawn, hindi na po madepensahan kasi ang threat is c4, kapag chumay ka dyan, check lamok lang yan, king c2, c4 ulit ang threat, persad na mag-king c7, and then rook takes e5. Ayan. So, ibalik po natin, ang only chance ni Polgar is mag-rook b5. At baka ito, hindi ko alam kung hindi niya nakita or inayawan niya rin, merong kain, knight f7, sa pull itong bishop, and walang f5 na break dito para hindi ma-take advantage ang pin. So, depensado pa,
pagka nag bishop g4 ka, merong f5. So yan po ang key move dyan, yung rook b5. So ibalik natin, pagka nag bishop e2, rook d5, and somehow nakaka-hold pa po yung black dito with f5, rook a6, and rook d6. Although medyo tagilid pa rin, tatlong pawn, tas may pass pawn pa, yung king nasa gitna, binubomba, pero yan na po ang last chance. Kasi pagka h6, balik po natin sa game, so nag h6 dito, kinainan sa e6. Kain, ang ending, 1 pawn down na buong buo, tapos lahat ng pawn biyak. So, basag ang pawn structure, pagka rook d8, f4, rook b5, rook d2, king f6, so umiwas sa pin, bishop f3, and then pagka c5, a4, rook b4, rook c5, rook a4, b3, rook b4, and ito na po yung last na key move, bishop e4, stopping yung d3, and talagang unti-unti nang na pitas lahat ng mga pawn. So pagka bishop g4, rook e1 lang muna, rook d6, bishop d3, pressure sa pawn, bishop d7, rook e5, bishop e6, king d2, rook bb6, rook a5, and then dito nagwaiting-waiting na lang. And dalawa kasi ang target ng puti, pwedeng mag-rook a5, dito ang atake, or ito ang pipitasin. So yan po, napitas na naman. 2 points down na, and eventually nagapang na po dito sa move number 47. Nag-resign si Judith Polgar pagka F5. Ayan. Kasi kulong ang bishop. Kapag nag-bishop C8, merong F6 check. So pagka F6 check, hindi pwedeng kainin. Maiiwan ang bishop. Kapag naman nag-king F6, merong rook take C8. And then pagkakain, merong fork. Huli ang rook. So ayan po ang naging result ng laban ni Judith Polgar vs. Hu Yifan. Nanalo po si Hu Yifan. So actually, ang alam ko po, yan lang ang one and only game nila at natalo pa si Judith Polgar. So ito, sinubaybayan ko pa to way back in 2012. Unfortunately, parang masama po yung opening na napasok, bad bishop kagad, tapos ginapang sa endgame. So talaga malalakas ang mga super GMs sa endgame. Slight advantages, unti-unting napapalaki. So hopefully, na-enjoy nyo po itong video na ito. So kung na-enjoy nyo ang video, please like this video and subscribe to our channel. So as per usual, this is International Master Jen Garcia, and see you again next video. Bye-bye.